Hi vlog. Magluluto tayo ngayon ng dalawang putahe. Very simple. Yung mahirap lang ang kumakain dito, yung mayaman hindi. Aywan ko lang kung kumakain yung mga mayaman. Alam ko nung nag-alaga ako ng bata kasi yaya nga ako for how many years? 27 years o 28 years. Tapos kumain ako ng maliliit na isda. Sabi ng alaga ko na puti. Umiyak siya. Iko, bakit ka umiyak? Sabi niya, why you eating the small fish, four fish you eat? Kinain ko daw yung maliliit na isda. So ngayon magluluto tayo ng maliliit na isda. Ito yung maliliit na isda. So lulutuin ko siya ng ano, lagyan ko ng itlog at saka yung isa, paksu na may ano, yung ipaksu ko siya, pangat pala, hindi paksu. Ipangat ko siya sa kamatis. So, natutunan ko to sa asawa ko. So, na may talbos ng kamote. So, uunahin ko muna nung luto, nung tortang maliliit na isda. So, yung anak ko ayaw naman kumakain ng yung ano gusto niya, yung prito. Prito, alam mo naman yung mga kabataan ngayon mahilig sa prito. So, first, ilalagay ko muna yung flour. Tapos, yung salt. Salt, lagay ko yung salt. Parang kulang pa yun. Dagdagan natin ng kaunti. Yan. Tapos, lagyan ko siya ng black pepper. Sarado ata yung black pepper. So, lagyan ko siya ng thyme. Kaunti lang para hindi masyadong malangsa yung isda. Kasi yung mga herbs, nakawala kasi yung langsa ng isda. Kaya need paper. Tapos yung green onion. Haluin lang natin. Parang kulang ng black pepper. Tapos yung itlog. So dalawang itlog lagay ko. So, ilagay ko yung maliliit na isda. Hatiin natin kasi yung kalahati. Gawin natin pangat. Pangat sa kamatis. So, last yung ilagay mo yung isda kasi malabog ba siya, masira yung isda.
So, ang technique ko, last ko ilalagay yung isda. I think pwede na to siya. Isit aside natin. Mamaya na natin lutuin. So, i-prepare ko yung pangat na isda. First, ilagay ko muna yung talbos. Yung talbos ng kamote sa ilalim. So, hugas na to siya at saka bubot to siya, bubot. So, hugas na to siya. Malinis na. So, ilagay natin sa ilalim para yung ano natin. Yung magluluto yung husband ko nito, ang sarap-sarap. Tagalog kasi yung husband ko, so kami Bisaya, hindi namin alam to lutuin. Bisaya kasi ako. Tapos, ilagay natin yung ibang red onion. Yung ibang kamatis, yung iba hilaw, iba hinog. Hindi lahat hinog. Yung maliba lang. Tapos saka mo ilagay yung isda. Lagay natin yung isda. Ang sarap nito, guys. Ubos yung kanin ko dito. Yung maliliit na isda, ang kilo dito, 300. 300 per kilo. So, ang binili ko kalahati. Idagdag natin to sa ano, sa... Ito na siya. So, ilagay ko ngayon yung ibang onion, yung red onion. Kasi kalahati lang yung nilagay ko. Red pepper. Kalahating red pepper. Tapos yung salt. Tapos yung ibang kamatis, yung hindi ko nilagay lahat kanina. So ang iba maliba lang. At saka yung hinog. Yung iba cherry tomato. Kaya ito ano, galing to sa garden ko. Pinitas ko ngayong umaga. Tapos lagay natin counting green onion na natira. Kasi ayaw kong magtapon. So, ang ilagay natin, hindi suka, kundi lemon. Biga ko yung lemon. So, kalahati lang limon, kalahati lang siya. Kasi may sauce naman doon sa ano, sa sauce ng kamatis. So, kalahating limon lang.
fish. So, ito yung pangat na isda. Wow, ang sarap. I-transfer na natin siya dito sa ano. Ang bango. Kasi ang nakaluto lang sa kanya yung ito yung talbos, oh guys. Ang sarap. Pangat na isda, yung maliliit na isda na pinangat ko siya ng kamatis at saka sa ilalim may ano, talbos ng kamote. At saka yung fish cake, yung tortang small na isda, yung maliliit na isda, tortang maliliit na isda. Perfect, Lance.